Okay, record start again. So back tayo rito. So as I explained, no, that there is a customer requirement, and they have to be known, siyempre sa manufacturer or processor, yung gusto ng customer. Then it will pass through the technical people, no, para i-process yung customer requirement, maging input siya doon sa kanilang product. Of course, after the technical input, sasabihin niya doon sa isang grupo, sa kumpanya, noong mga component, characteristics. No? They have to be this, they have to be that. No? And then, ipapasa yon doon na sa process. Gagawin na siya, everything. Papasa rin siya sa quality procedure para yung technical requirement and the component characteristic, i-check ni quality procedure kung makakapasa. Kaya merong tinatawag sa mga companies na QC, quality control, no? January reject yun, no? So kinakailangan matalas ang mata. I don't know, some of the processes were already nagawa na ito na wala nang human, no? Through merong mga reader yan na artificial intelligence na ang ginagamit, so that the quality processing procedure becomes faster. So yan ay laging ini-improve ng mga companies, because of course yung QC human yon, baka pwede nang palitan ng tinatawag na artificial intelligence. So again, sa manufacturing and processing, you have the food processing, at yan lagi ang pumapasok sa isip natin when we are talking about agricultural commodity. Andiyan siyempre ang food processing, although hindi naman limited sa food lang. Kasi as I explained in the previous lectures natin, dalawang klase naman ang commodities. No? You have the food and the non-food. But most likely, napapasok sa isip lagi natin is food. So let's give way. Let's talk about food processing. What you're looking right now is a bakery. No? Kung nakakagutom yan, nag-almusal na ba kayo? So yan yung mga processing ng tinapay. It is the conversion of agricultural product to substance or substances which have particular textural, sensory, and nutritional properties using commercially feasible methods. Ayan, no need to explain. Sarap, pino, texture kasi, ano? Sensory, naaamoy, nararamdaman ng lambot niya. Tapos healthy, nutritional, may contents ng mga vitamins, minerals. So nasa packaging doon, nakalagay doon. And you have to be truthful there, including yung mga additives like sugar, ganun karami, no? Kaya doon mahigpit ang Bureau of MBFAD, no? Na i-dasalab sa mga packaging, kinakailangan mayroong nutritional contents. At yung sample mo, ipapadala mo somewhere else para isuhan ka noong nutritional content. Hindi ikaw magagawa noon. It must be certified by certifying body. Okay? Here, we have what you call the primary processing. Kung may primary, may secondary. So what is primary? It's the conversion of raw materials to food commodities. Milling is an example of primary processing, no? So yung agricultural commodities, ipaprocess, magiging food commodity siya. No? Example, tulad nito, this is wheat, no? Yan. Medyo malabo nga lang yung picture. Wheat, imported ang wheat, no? Then may vibrating separator. Hihiwalay siyempre yung mga grains doon sa mga impurities. Pwede kasing maraming napasama dyan na kung ano-ano. And then wheat brasser. So, I don't know how does it works. Ano, baka tinatanggal yung kanyang pinakabalat, no?
parang ipa. And then you have the wheat flour mill, ginigiling na. And then this one is, hindi ko na mabasa itong susunod na ito. And then you have the flour in bags. That one is purifier. Nililinis na yung flour. You have the purifier, and then lalagay mo sa bags na ang flour, and then packaging machine, maybe per kilo, whatever. And then you have, again, the purifier. Okay, so ganon ang proseso ng harina. No? By the way, yung wheat sa Tagalog, tawag dyan ay trigo. Now comes the secondary processing, mga dalawang process na. So from milling, no, this is the secondary processing, is the conversion of ingredients, yung flour na, into edible products. This involves combining foods in a particular way to change properties, and baking cakes is an example of secondary processing. Kakapagawa na kayo niyan, secondary processing, one time or another, bibili kayo ng ready to cook na mga hot cakes, no? O kaya bine-bake niyo ng mga brownies, secondary processing ang tawag doon. Again, merong mga food service institutions na talagang ito ang kanilang ginagawa, no? Like the food service sector includes all institutions that serve prepared food intended for final consumption. Kakainin na. Hindi na ibebenta. Kakainin agad. In this sector, food products are taken from their raw, processed, or manufactured state and prepared in-house. In-house sa loob ng kanilang lugar. The final product is usually sold in single portions, though certain businesses or business models serve food in larger portions. Mayroong maliit na serving, may malaking serving. Examples of organization in this sector are restaurants, caterers, hotels, or venues that prepare and serve food, street vendors, convenience stores, prepared food, or cafeterias within facilities such as schools, hospitals, and prisons. Ano? Schools, edi yung mga kantin sa schools, at kayo naman ay familiar dyan, unless na-hospital kayo o nakapagbantay kayo sa hospital, may merkantin din. No? O kaya yung mismong nagluluto ng pagkain para sa mga patient, ayun, sila ay mga tinatawag natin food service institution. And huwag nyo nang subukan yung food service institution inside the prisons. Huwag nyo nang alamin. Primary food processors process or process large amounts of agricultural inputs into standardized ingredients for food. Kanina pinag-usapan natin food for human, also feeds for livestock, fuel. Bakit na pasama si fuel? We'll talk later. And range of other bio-based products. Pati pala mga gasolina, krudo, diesel, pwede palang haluan ng ingredients coming from dito sa mga food, agricultural food products. Plant-based primary food processing includes manufacturing of vegetable oils. So ito hindi na natin kinakain per se. Ito mga plant-based manufacturing, kasi vegetable oils pamprito, panghalo kung saan-saan, vegetable protein. Yung vegetable protein, yan also tinatawag na textural vegetable protein from soya. Yung tinatawag natin mga tofu. Yung pag-low class, tawag yung taho. Tokwa. Grain meal products, starches, sugar, and cocoa. Ito ginawa hindi para kainin siya as is, kundi panghalo siya. Even sugar, madalang naman tao kumakain ng sugar na sugar lang. Panghalo talaga dyan. Starches, ang starches kasi
maraming forms yan. Bibili kayo ng starch from kasaba, tawag gaw-gaw. Meron mang corn starches, panghalo rin yan. So, cocoa is from cacao. And if we are going to trace the supply chain, although meron tayong separate topic for this, the supply chain, you know, but let me preempt, no? I-discuss ko initially ang proseso para makita natin saan nakalagay, saan stage na andoon yung primary processing, no? So you look at this graph or ng vegetable oil. At the left, the picture here is a picture of canola plantations, no? Yung kulay yellow na yan is canola. So namumulaklak siya to form seeds, no? Yung seeds niya parang dahil siya ay legumes, nasa pods, no? At yun ay hina-harvest. Maliliit lang yan. At normally mechanical harvesting na yan, then process na tatanggalin, matitirang buto, and then ipaprocess siya to come up with a canola oil. So crop farming, if you don't have the supply ng canola seed sa iyong country, you have to import it. Pupunta sa merchants, tapos sa mga grain stores. Yung mga grain stores, ang business nila, i-imbak lang itong malalaking volume ng feedstock ng canola oil. Kasi ipapasa naman nila yan ng bultuhan sa primary processing. Yung primary processing, first time mag-undergo itong buto ng canola na siya ay igagawin ng oil. So either siya ay bottled oil or called bio-based products. Yung mga bio-based products, normally intended yan panghalo sa mga cosmetics, no? Pati sa mga ingredients, sa mga panlaba, no? Alam nyo ba na yung mga sabon, kasi ako'y nakapag-gawa na rin ng mga homemade na sabon, may kasama talaga siyang oil, no? Pero tayong ginagamit natin ay mas mura, yung coconut oil. Pero kung gusto mo mas mahal at saka baka mas purified dyan, canola oil. But yung bottled oil, makikita natin sa supermarket, these are the cooking oils, you know. So the primary processing come up with bottled oil and bio-based products. Tapos no, lalabas na sa kanyang factory, yung transport, going into the food processing kung yung bottled oil goes to mga food processing like bakery, hotels na nagluluto, mga kantins, bumibili in bulk yan, no? And sometimes pupunta sa feeds, sinasamahan din ng mga pakain sa hayop, and biochemicals and cosmetics, no? Before they go directly, siyempre doon sa consumer, yung nasa supermarket na. So, that is how the whole thing goes sa pagpo-process. So tayo na ando muna sa primary processing, no? So makikita natin after that is the transport and then until it came up direct consumer. Another example natin is the wheat flour. Almost similar. Similar lang, oh. Ganon din ang istorya ng wheat flour. Farming, kung meron, pag wala, importation, and merchant grain stores. By the way, sa Pilipinas, dahil wala tayong wheat flour, pero ang lakas naman nating mag-consume ng flour because of bread and pastries and other things that uses flour, we resorted to importation. Sa importation, ang isang pamilyar na structure sa Pasig is the RFM. Meron silang malaking storage doon na malapit sa Ilog, Pasig. Bakit doon inilagay?
Kasi normally, ito mga imported na mga products na ito, sinasakay sa barko. Okay. Pagdating ng barko, let's say galing US or kung meron man sa Middle East, dadating siya sa harbor natin, sa Manila Harbor, North and South Harbor. Yung North and South Harbor na yun, i-unload yung mga nasa barges na yan. Sometimes yan ay pagka ang mga grains, kunyari corn, hindi nakasako. Talagang siya raw na makikita mo pang yellow pa talaga siya. Tapos i-unload siya. Ikakarga doon sa maliliit na barges naman. Papunta doon sa mga silo, yung ipunan ng grains. And normally, dahil ang kaniyang dadaanan ay hindi sa street, kundi doon sa Ilog, Pasig. Kung kayo'y nakakapunta ng Manila, lalo na sa may Quiapo area, lagi kayo makakakita roon, doon sa tulay ng Quiapo, na may mga dumadaang mga barges. Para itong lalaking vapor, ang tawag dyan ng araw, no? Pero mababa siya. Pero ang laman niya sa loob are grains or other supplies galing sa harbor, ikinarga galing sa malalaking barko, other countries. Pwede rin naman na, kunyari, galing Mindanao, ganun din ang proseso. And then, dadalhin doon sa grain stores or merchants kung saan ito ay iipunin and then ibebenta nila again to primary processing and milling and then transportation and the cycle repeats. So, yan ang ano, ang, by the way, sa wheat, meron din pupunta sa livestock. Merong, ako bumibili lagi ng mga pakain sa hayop. Meron talaga siyang component ng wheat, no? Pero hindi siya flour. Merong pure wheat, no? And starch, sugar, cocoa. So, ganun ang nagiging proseso ng whatever commodities na meron tayo naiisip, no? Meron na siyang established na mga ruta kung saan siya pupunta. So, ano-ano ba mga distinctive features ng industry? So, we're talking about the industry, no? Kasi processing and manufacturing processing. So, ang pinag-uusapan natin dito is the industry, no? Number one is the plant-based primary food. Processing involves processing of several types of raw agricultural inputs using different techniques and for different end markets. At the same time, it is subject to a number of similar characteristics which set these industries apart from the rest of food processing industry. So ito, tulad nitong potato, they could be sold fresh, they could be sold as cheap potato chips, you know, pwedeng starches, pwedeng mashed potato, whatever. Products of plant-based primary food processing, you know, are mostly used as ingredients. Pag primary, unang salang niya, unang giling, you know, siya ay gagamitin ng susunod na industry. Right? About 85% of industry output is destined for food. The products of primary food processors can be found in a vast range of food products, making them an essential part of most food supply chains. The rest of plant-based products consist of packaged consumer goods, feed and bio-based products such as paper, cosmetics, oleochemicals, energy, and many more. Plant-based primary food processing largely depends on high volume processing using basic processing techniques. Ito, when we are talking about itong industry, ito large scale na siya. Talagang maramihan na. Kaya very dependent sila doon sa supply chain, no? Hindi ito magpa-process ng isang linggo tapos tigil na. Continuous. Kaya bago nila gawin yan, they make sure na yung kanilang raw materials from direct from the farm ay maayos. Some of the companies, just to make sure, have established their own farm. So, nagkaroon ng backward integration to guarantee na meron silang magiging supply. Processing techniques such as milling,
grinding and pressing, all the not all plants are of the same large scale, benefiting from scale effects in processing is a common feature of all primary processing industries. These large-scale processing facilities have been at the core of primary food processing for a long time. But new markets are developing into bio-based products, example are meat substitute, which are encouraging primary food processors to explore new production processes. I-encourage na ngayon na babasa na ang pagkain ng meat. So, may mga companies ngayon gumagawa ng textured vegetable protein, lasang karne pero hindi karne. Ang diyan sa silang Adventist University of the Philippines, meron na silang tocino, ano pa ba? Basta yung mga nakikita niyo sa supermarket na timplang na ano, nagagawa na rin using plant-based products at nakakabili ako noon. Pero hindi pa rin talaga minsan gusto pa rin yung tunay na karne. Pero sana yan lang yan kumain ng ganyan. And product innovation, innovative research and development, and new processing facilities are reshaping parts of the primary food processing industry. So that ends our lecture because tapos na natin yung processing, manufacturing processing. And then susunod natin, of course, is the commodity marketing system. So that ends our lecture for today. And by the way, ipopost ko ito. There will be two parts kasi naputol ako kanina. So I will stop recording.